Aiko, ilang araw na lamang ang isolation at quarantine ng mga healthcare workers? Yes, Bernard, pinaikli na lamang sa 5 araw ang isolation ng mga positibo sa COVID-19, maging yung mga asymptomatic, mild at moderate ang infection na healthcare workers na fully vaccinated at hindi na kailangan mag-quarantine pa ang mga close contacts lamang. Bernard, dumarami na naman ang mga healthcare workers na nahahawa ng COVID-19 dahil sa pagdami ng mga pasyenteng nagpapasuri sa mga ospital. Kahit mild lang ang ipinapakitang sintomas, kapag nagpositibo rin ang mga healthcare workers, kakailanganin nilang mag-isolate. Sasailalim din sa quarantine period ang mga nagkaroon ng exposure sa mga suspect o probable COVID-19 cases. Ayon naman kay Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, iiklian na lang sa 5 araw mula sa 10 araw ang isolation ng mga fully vaccinated na healthcare workers at hindi naman kailangan mag-quarantine ang mga close contacts ng mga ito. Narito si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Makikitang mas maikli ito kaysa sa protocol sa general public, kaya't kailangan pag-aralan at suriin po ito ng mabuti ng mga infection prevention and control committees ng ating ospital, depende sa pangangailangan ng ating mga ospital and weighing the risk and benefits. Samantala, Bernard, ipinahayag din ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na isasama sa metrics ng pagtatakda ng alert level sa isang lugar ang bilang ng mga available na healthcare workers. Ito ay upang matiyak ang kahandaan ng isang lugar sa pag-handle ng maraming kaso ng COVID-19. Kasalukuyan kasi ang mga metrics na ginagamit ay ang healthcare utilization rate, 2-week growth rate of cases at average daily attack rate ng isang lugar kung magluluwag o hihigpitan ang alert level. Kung saan ang datos ukol sa healthcare workers ay isasama bilang indicator for alert level classifications. Samantala, Bernard, kasalukuyan pang pinoproseso ng Food and Drug Administration ang pag-aproba ng mga gagamiting antigen home test kits sa Pilipinas. Ngunit ang DOH naghahanda na sa ilalabas na guidelines para sa akmang paggamit ng mga ito sa January 17. The illustration below shows how to use self-test kits. Kitang-kita po na mas madali itong gamitin dahil hindi kinakailangang malalim ang maging pagtusok sa ating mga ilong. At present, no antigen test kit that are self-administered has been registered by the Food and Drug Administration yet. Bernard, babala ng Department of Health sa publiko, wala pang approval ang paggamit ng antigen home test kits sa bansa. Magsasayang lang ng pera kung bibili nito online at kung mali ang proseso ng pagsasagawa nito. Malaki ang tiyansa na false positive o false negative ang lumabas, kaya't hindi rin ito makatutulong sa tamang COVID-19 response ng bansa. Ito ay pwedeng magbigay ng false sense of security. Maari pong lumabas na negatibo kayo, ngunit ang totoo, positibo po pala kayo, ay nakalabas na kayo at nakapanghawa ng ibang tao. Bernard, paalala ng DOH, pinapayagan naman ang home quarantine at isolation kung may hiwalay na kwarto at palikuran at walang kasamang vulnerable sa bahay gaya ng matatanda at mga may sakit. Prioridad din na tanggapin sa isolation facility ang mga matatanda o yung kabilang sa A2 sector at mga A3 sector o mga may comorbidities, lalo na kung walang mangangalaga at titingin sa mga ito sa loob ng kanilang tahanan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Bernard. Ikaw yung nabanggit mo, yung pinaikli na yung sa 5 araw yung mga magpa-positive na healthcare workers. Ano ba yung sinabing batayan ng Department of Health? Bakit 5 araw? Bakit hindi mas higit dito? Ito ba ay masasabing ligtas na sila sa COVID-19? At the same time, hindi na rin sila makapanghahawa ng ibang makaka-encounter nila. Yes, Bernard, sa paliwanag ng Department of Health, ang kanilang naging batayan din ay yung inilabas sa CDC Interim Guidelines para sa managing ng healthcare personnel na mga positibo sa COVID-19. Ngunit malinaw doon na fully vaccinated lang na healthcare workers ang papayagan na iklian yung kanilang isolation kung sila ay positive at quarantine naman kung sila ay close contacts ng mga nagpositibo sa COVID-19. Bernard, meron silang metrics din na ginagamit at yun nga yung batayan ng CDC upang isang umaging basis nila para payagan na iklian yung quarantine at isolation nitong mga healthcare workers. Ngunit syempre, kailangan pa rin ng pag-iingat at desisyon yun ng isang ospital
kung sino yung mga papayagan nga na mag-isolate at mag-quarantine. Depende rin yun sa severity na nararanasan ng isang healthcare worker. For example, yung nakalagay sa isolation, positive case, asymptomatic siya, mild at moderate. So, iiklian ng 5 days yung kanyang isolation. Ibig sabihin, kung severe, ay mangangailangan pa rin siya ng kumpletong isolation at mangangailangan rin siya ng tamang hospital management, Bernard. So, meron pa rin limitasyon itong pagbibigay ng shortened isolation at quarantine para sa mga healthcare workers o fully vaccinated na healthcare workers, Bernard. Mm-hmm. Yun namang nabanggit mo na home test kit, since ang pamahalaan ng mag-aaproba ng paggamit ito, Aiko, once ito ay naaprubahan, papayagan din ba na magamit ito bilang, kumbaga, dun sa mga humihinging establishmento, sa mga trabaho, sa mga LGU nang humihingi ng COVID-19 negative test result? Pwede ba itong gamitin na pag once pinayagan itong home test kit? Bernard, ang lahat ng nakapaloob sa ilalabas nga na guidelines ay yun nga, ilalabas pa lang ng Department of Health sa January 17. Sa ngayon, wala pang malinaw talaga kung ano yung mga nakapaloob dito o kung sino-sino yung pwedeng bigyan. Ang isa pa lang sa inilatag nga ng Department of Health, yung kung papaano o yung tamang proseso ng paggamit nito at kung alin-alin yung mga antigen test na aprubahan nga ng Food and Drug Administration na pwedeng gamitin sa home o home testing nga ng mga individual na maaaring na-expose o kaya meron ng mga sintomas. Mahalaga nga yung Bernard yung sinabi mo pagdating sa workplace dahil ang ibang establishmento naghahanap sila ng kanilang COVID-19 test result pa rin sa kanilang mga empleyado. Aalamin natin ang ilan pang detalye dyan. Sa ngayon kasi wala pa silang ibinigay na mas detalyadong impormasyon dahil kasalukuyan pa ongoing pa yung ginagawa nilang draft nitong guidelines, Bernard, sa paggamit ng antigen home testing at yan nga ay nakatakda pa lang ilabas sa January 17. Maraming salamat, Aiko Miguel.